Basta mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay August 23, 2024, Biyernes. At ngayon po ay ginugunita naman natin ang kapisahan ni Santa Rosa de Lima, isang dalaga. Ang ating po unang pagbasa at pangungilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 37, verses 1 to 14. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon." Ito ang ipinasasabi niya, "Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon." Nagpahayag na ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkakaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay ang mga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami. Parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan at maibangon ko kayo. Makikilala ninyo ako ang Panginoon. Hihingan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat at maligayang kapistahan po ni Santa Rosa de Lima. Dati po, ito ang ating patron no, ng bansa natin, si Santa Rosa de Lima, bago pa po idiniklara na ang mahal na birhen ang ating pong pinamimintuhunan. No? Pero noon, sa sinauna pa lang, si Santa Rosa de Lima po ang ngayon, tinuturing na second patroness no, ng ating bansa. Si Santa Rosa de Lima ay pinanganak doon sa Lima, Peru. 1586 pa po noong siya ay pinanganak. At siya po ay namuhay na tinatawag na natin isang virtuous life doon sa kanilang tahanan. At matapos po na pumasok sa Third Order ng St. Dominic at isuot niya ang kanyang habit, no, yung habito. Doon po ay unti-unti na talagang naging mabunga ang kanya pong buhay pananalangin o yung contemplation. Talagang nakita ito sa buhay ni Santa Rosa de Lima sa pang-araw-araw niyang pamumuhay bilang bahagi ng Third Order of Saint Dominic. At si Saint Rose of Lima ay namatay noong August 24, 1617. At nawa, patuloy din natin na hingan ng tulong si Santa Rosa de Lima ng ganun din ay tayo makapamuhay din sa araw-araw na punong-puno ng kabanalan at kabutihan. Mahirap pero
Kung nagawa ni Santa Rosa de Lima, ay hindi rin malayo na makaya natin ang mamuhay sa kabanalan na may takot sa Diyos. Kaya sa unang pagbasa, ito rin ay punong-puno ng pag-asa. No? Kung ang mga buto, mga kalansay na ay nabuhay pa, ano pang tayong mga tao na buhay pa? Ibig sabihin, mayroong pag-asa. Kung ang buto, mga kalansay, ay nagkaroon ulit ng buhay, tayo din naman ay magkakaroon ng buhay kung makikinig lang tayo sa mga salita na binibigay sa atin ng Panginoon sa araw-araw. Kaya nga dito, nung inutusan ng Panginoon si Ezekiel na magsalita sa mga kalansay, nagkaroon ito ng laman at nagkaroon ito ng hininga. Sa ganung bagay, yung kahalagahan niya talaga ng pakikinig, pagtalima at pagsunod sa mga utos ng Diyos, ito talaga yung magbibigay ng buhay sa isang tao. At huwag nating isipin na pag tayo po'y nadadapa, nagkakamali, ay wala na tayong pag-asa. Hanggat may pinaparinig sa atin ng Panginoon ng mga salita, mga mensahe, mayroong pag-asa ang bawat isa sa atin. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo po natin.